Si Maharlika, sikat na. Ako hindi pa sikat. Paanong pasisikatin ng isang taong hindi sikat ang taong sikat na? Anak ka ng teteng. Merong followers na 900,000 more or less si Maharlika sa Facebook, yung malaking page niya. Yung isang ginagamit niya ngayon na monetize, yung Maharlika Bodjakera, nasa 80,000 followers. Ang kanyang YouTube channel ay nasa 500,000 subscribers. Yung isa, nasa 100,000 plus yata. Kaya sikat siya. Ako, hindi sikat. Paanong pasisikatin si Maharlika? Isikat na nga siya. Ngayon, itong si Maharlika, meron na naman itong panibagong modus sa kanyang paghahayag di umano ng katotohanan. At ang katotohanan sa kanya ay pinanggagalingan lamang nung kani-kaninong mga mensahe na ibinabato sa kanya. Ako, ang daming nagme-message sa akin na ganito, ganyan, ganito, ganon. Hindi ko pinapakinggan kasi chismis yon. Kahit sabihin po natin na mensahe ninyo yon, ini-email nyo sa akin hanggat wala kayong binibigay na pruweba, hindi ako magsasalita sa harapan ng publiko dahil chismis po yon. Katulad ng ginagawa nitong si Maharlika. O pasensya na kayo, kailangan nating pakinggan ang, ito naman ay maiksi lang, 12 live streaming. Minuto, 12 minutong live streaming nitong si Maharlika 4 hours ago o 3 hours ago, kung basta nakalipas. Ano? Eh, alam naman natin na siya po ay na-restrict. Tapos ibinintang niya ngayon kay First Lady. Sabi niya kay First Lady, Mrs. President Lisa Marcos, alam ko na nakipag-usap ka sa Facebook Singapore. Kasama ba ito sa inyong chika boom boom? Yun yung particular word niya. Ang tinutukoy niya, yung restriction niya sa Facebook. Anak ka ng teteng, ako palagi akong nare-restrict. Binibintang ko ba sa'yo? Huwag mong ibintang kung kani-kanino ang restriction dahil kasalanan mo yan. O eto, ganito siya mag-appeal to emotion para sa kanyang mga manonood. Hello, Palangga. Eto na naman po ako. Hindi naman ako busy talaga o kung ano-ano man. O sige, sabihin natin, ano? Kunyari, ganun-ganun, ano? O tuloy natin ito. Hello. Oh, hi, darling. How are you? This is your Lola Maharlika. Yung pala. Hello, darling. How are you? This is your Lola Maharlika. Iniintay kong sabihin niya ulit yung, eh bago kayo magkalimutan, kung kayo po ay magpapadala ng pera sa Pilipinas, use Maharlika code using SendWave. Wala yata ngayon dito eh. Tuloy natin. Yeah, busy-busyan na ako palangga, but I'm alive and kicking. Very short lang to. Gusto ko lang sabihin sa inyo na may pinost tayo yesterday na hindi makapost, hindi ma-share yung mga Facebook, YouTube, and live natin dito sa ating mga channel. Oh, isisisi mo yan kay First Lady. Oy, wag mong gawing tanga ang mga manonood naman namin dito. Ano? Alam mo, Maharlika, yung hindi mo pagkakashare sa Facebook dahil na-restrict ka, kasalanan natin yan. Huwag na natin ibintang sa iba. Anak ka ng teteng, ibibintang mo pa doon pa sa tao na napaka-imposible. Eh hindi ko nga alam kung si First Lady ba talaga ay active sa paggamit ng Facebook eh. Ano? Tapos sasabihin mo, nakikipag-usap sa Facebook Singapore para ichikabumbum ka at ngayon ma-restrict ka sa Facebook. Kung sa tingin mo, siya ay nakipag-usap sa Facebook Singapore, sa tingin, yung restriction lang ba ang gagawin sa'yo? Baka tinake down na yung page mo. Pero hindi yun gagawin ni First Lady. Si First Lady ay isang abogada at napaka-professional, a seasoned lawyer. Ano? Yung pagtira niya sa Estados Unidos, kung saan, sabi nga doon sa panulat na senior ni Mr. Benji Contreras, ang racial discrimination, alam po ninyo itong mga nandyan sa Estados Unidos, ay talagang napakataas hanggang sa kasalukuyan. May racial discrimination dyan. Hindi ka basta-basta magtitiwala sa mga taong nakakausap mo, nakakasalamuha mo. Overtime, ibig sabihin, itong si Attorney Lisa, alam niya na kung paano maging magulang. Hindi pagiging parents sa mga anak, kung hindi pa paano maging maayos na makipagharap sa tao at nang hindi maiisahan at hindi naman din ang lalamang. Ibig sabihin, nasa tama lamang. Tapos sasabihin mo, i-impluensyahan niya ang Facebook Singapore for the sole purpose ng iyong page para ma-restrict yan for quite some time.
Eh ngayon, tingin ko baka tanggal na yung restriction mo eh. Kasi usually ang restriction ay 24 hours lamang kung hindi serious ang iyong naging violation. O tuloy natin mga tol. Pero ang alindog ng lola ninyo ay buhay na buhay pa. Abalang abala. Hi Rose, how are you doing? So may pinagkakaabalahan na ako mga hitad. Ba't ganun pa man, quick lang to. Ano kaya yung pinagkakaabalahan niya? Chismis na naman. Nag-curious ako kung chismis na naman. O, sige, quick lang daw. 12 minutes lang po ito. Tuloy natin. Binibigyan ko lang kayo ng... Hindi ko kasi pwedeng i-relay lang sa inyong mga sa aking isip, mga tol. Ayun ang pamantayan ko dito eh. Kapag ka may mga ganitong aligasyon, dapat may pinaghuhugutan tayong ebidensya. Hindi ako pwedeng magkwento-kwento lang dito. Sinabi nitong si Maharlika, nagtatara ng 10 milyon ang mga gustong mag-STL dito sa manager ni Thinking Pinoy na si Mel Robles. Hindi pwede yan. Wala akong paghuhugutan doon. Lalabas sa chismoso lang din ako eh. Kaya ako pinay-play sa inyo ito. Hindi ko naman to tatapusin kasi once na mailatag nga yung aligasyon niya na naman yan sa ating gobyerno at pinalalabas niya na wala namang ginagawa ang ating Pangulo at ang asawa nito, anong kaugnayan ni First Lady dito? Ano, tuloy natin. Mga updates kasi nakakalungkot po talaga. Even I'm having fun right now, darling. Hi, Mama Lisa. Den. Hello, Lani Roca Peralta. Hindi tayo italyado ngayon. Marami ako. Ay, nakakatawa yung approach niya. No? Alam nyo, itong ganitong uri ng vlogger, talagang ito yung mga vlogger na bulera. Ano? Sa lalaki, bulero. Pero alam nyo naman ako, hindi ako bulero eh. At hindi ako ganito. Kanina nga dyan, alam ko, hindi makamaharli kayo. Pero gusto kong sipain eh. Hindi ko lang makita na eh. Mag-comment ba naman na pinapasikat lang natin si Maharlika? Dine-debunk natin si Maharlika rito. Hindi natin siya pinapasikat. Kahit kasuporta ka namin sa paniniwala kay PBBM, hindi ko gusto yung sinasambit mo. At sabi ko nga sa inyo, prank akong tao dito. Kung ayaw nyo sa akin, lumayas kayo dito. Mamaya, naalala ko na naman si Bantag. Yung pinapangarap ni Bantag, nakasuhan siya sa ombudsman. Ito na, matutupad na. Tuloy natin. Mga bonggang-bonggang ipapakita sa inyo at ipapaalam sa inyo kung gaano karumal-dumal ang malaanghel. Oh. Okay, malaanghel. Diba? Yung mga choice of words nitong si Maharlika is, alam mo nang nag-a-appeal lang siya sa emotion ng kanyang mga manood. Karumal-dumal, malaanghel, tapos kung ano-ano pang mga salita na para mag-incite ng galit sa taong bayan at magkaroon ng pagduruda sa mga taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa dyan, inappoint yan ng ating Pangulo eh. Kahit manager pa yan o kung ano man ni Thinking Pinoy, yan si Mel Robles, pinagkatiwalaan niya ng ating Pangulo. Kaya kung walang basihan ang paninira sa kanya, eh sent lamang sa pamamagitan ng mensahe ng unknown individual, tapos ilalatag mo sa publiko na parang tama na ito at inuhusgahan mo na kagad ang tao, doon tayo hindi natutuwa. Kasi bakit? Lahat ng mga appointed ng ating Pangulo ay parang extension ng kanyang pagkatao. Kaya pag sinira mo yan sa harapan ng publiko, parang sinisira mo rin ang Pangulo. Tuloy tayo, mga tol. Na portrayal ng mga taga-Malacañang, pero sa kabila ay kadugyutan at talagang kinakawawa yung ating mga kababayan. Sa totoo lang, bago ko ito sa inyo, i-Bukelia, itong 10 million na tara. O yan. Sa kanya nang galing yan, ha? Sa kanya nang galing, hindi sa akin. 10 million na tara, sinisingil daw po ng PCSO. Biruin nyo, seryosong aligasyon na naman ito. Tapos parang wala daw ginagawa ang gobyerno. Kaya kinakalampag niya ngayon ang Malacañang, ang ating Pangulo, na imbestigahan daw po ito. May banat pa siya dito. Bakit ako uuwi dyan? Bakit ako mag-iimbestiga? O tingnan nyo, di ba? Appeal to emotion. Kumbaga sa pag-aaral namin si criminology, kapag kami ay nag-i-interrogate ng isang akusado o ng isang suspect, may kanya-kanyang approaches na ginagamit nang sa ganon, yung nararamdaman ng kausap namin ay ma-assess namin at the same time yung mga nais naming malaman doon sa ini-interrogate namin ay makuha namin. Hindi ko na ituturo kung ano-ano yung mga yon, pero ganito ang ginagawa ni Maharlika. Isa doon yung emotional approach sa kanyang mga subject. At ang kanyang mga subject dito ay ang kanyang mga manonood. Tuloy tayo. Based sa ating source, nitong manager ni Taning, you know what, Taning, di ba? Diyan sa PCSO,
'Di ba? Kung napapansin niyo, hindi na nagbo-vlog yung tanning ng dati halos buong 24/7 yata nagbo-vlog para gustong kumita ng pera. Oy. Ito ah, in fairness kay Thinking Pinoy, hindi kami magkakilala niyan. Binibira ko rin yan before pagka hindi ko nagugustuhan yung ways niya sa pagpapakalat ng mga photograph with him with the Pers family. Kasi nasisira nga yung Pers family. Unknowingly, yung pagpo-post ng Thinking Pinoy, nagkakaroon ito ng negative consequences sa harapan ng publiko. Pero dito, hindi makatwiran. Nasasabihin mo yan, ikaw, naghahangad ka rin ng pera dito. Lahat tayo ng mga vlogger, kapag tayo'y gumagawa ng content, iniisip din natin na paano kumita, ganun ka rin. Pero merong kadahilanan si Thinking Pinoy kung bakit iyan hindi nakakapag-vlog every now and then. Kahit hindi ko yan nasusundan from time to time, nakikita ko sa kanyang mga post na siya ay nag-aayos ng kanyang mga requirements sa kanyang pag-aaral. Si Thinking Pinoy ay mag-aaral sa isang dekalibring paaralan sa United Kingdom. At isa sa mga inaasikaso niya ngayon, yung student visa niya. Ang pagkakaalam ko, hindi basta-basta makakuha nito. Kinakailangan ng mga requirements na dapat isumiti mo. At kung iniisip mo na hindi nakakapag-live si Thinking Pinoy, eh dahil wala na siyang magawa, wala na siyang alam, aba, nagkakamali ka. Matalino si Thinking Pinoy. Eh sabi niya sa'yo, kabubuhan ng mga issue mo katulad ng ginagawa ngayon. Kaya bakit mo pupunahin ang isang matalino samantalang ikaw kinokonsider kang bobo ni Thinking Pinoy? Tuloy tayo mga tol. Pero ngayon ay ang nakarating po sa atin ay 10 million na tumataginting. Gusto ko lang i-inform sa inyo, bahala na yung ombudsman. Bahala na yung... Di ba? Bahala na yung ombudsman. Bahala na yung... Alam mo, Maharlika, sige nga, tapusin na nga muna natin to bago ko kayo turuan mga tol kung paano dapat natuturuan din itong si Maharlika. Tapusin lang natin mga 3 minutes yata to 5 minutes. Play ko na lamang. Bierno, kung paano ninyo ito solusyonan, paano ninyo ito hulihin. Kasi you know what? Sabi nga ng mga hitad, ay Maharlika, pumunta ka dito sa Pilipinas. Ganyan-ganyan. At dito ka magreklamo. Hindi ko trabaho ang magreklamo. Itad yata ako. Pero hindi naman yun ang purpose ko kung bakit ko siya pinapupunta dito eh. Sabi ko, kasuhan niya ako. Diba? Lagi kong china-challenge, kasuhan niya ako sa pagtawag ko sa kanya ng isang sinungaling, isang boba, isang tanga, at isang chismoso o chismosa. Ano? Alam ko, ang ginagawa ko ay mali. And I am violating her rights here. The moment na pinublish ko yan, sinabi ko sa harapan ng publiko, nagkakamali ako sa harapan po ng batas. But that is personal. Nobody can sue me except her. Except si Claire Eden Contreras. Kaya ako siya gustong pumunta dito. Nang sa ganun, pagka nandito siya, eh maharap niya naman yung mga possible cases na maaaring isampa sa kanya ngayon sa mga pinaggagawa niya na paninira sa mga tao dito sa Pilipinas. But going back dito sa sinasabi nitong si Maharlika, again, emotional appeal na naman itong ginagawa niya. Para siyang nagpapaawa sa publiko na porket di umano'y nagsasabi ng katotohanan, pinepersecute ng sino man o ng gobyerno at ng tayo. Tayong mga nagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, pinepersecute natin siya dahil siya ay nagsasabi daw kuno ng katotohanan. Pero yun po ay hindi po totoo. Sapagkat ini-insight niya lamang, hinihimok niya lamang ang mga tahimik ng damdamin ng mga Pilipino para magalit sa ating gobyerno. Ewan ko kung ano ang rason. Pero isa lamang ang nakikita ko sa kanya for personal gain. Bakit? Every now and then na nagla-live streaming siya diyan sa channel na yan, diyan sa page na yan, pinagkakakitaan niya yan. And that is something personal. Hindi ako naniniwala yung sa kanyang statement na sinasabi niya, I am here because of the Filipino people and for our country. I have no personal grudge against the First Lady. Hindi. Against the Mrs. President, yun ang tawag niya, kay Atty. Lisa. Maniniwala ka ba na wala siyang personal grudge? Eh kung batikusin niya itong si Atty. Lisa, below the belt, hindi naman issue ang pinag-uusapan. Di ba? Okay? Ano pa ang sinabi niya rito? Maghain ng demanda kung kanino mang mga politiko na yan, andyan ang ombudsman. Kaya meron tayong sangay ng gobyerno. But ganun pa man, binubukel yan natin kasi
sinusuppress even, sabi mo nga, the mainstream media, binabayaran nila yan. O, di ba yan? Biruin mo, yung mga words na ginagamit niya ngayon ay talagang nakakagigil kung ikaw hindi mo alam ang totoo. Binabayaran nila yan, sinusuppress nila yan, pero ano naman ang ebidensya na hawak nito? Wala. Dito sa ipinapakita niya ngayon o sinabi niya kanina, unknown ang sender. Ano? Parang kayo, kilala niyo siguro ang mga sarili niyo na nagme-message sa akin ng kung ano-ano, nag-a-allege, pero hindi ko pwede kasing gawin yon sa harapan ng publiko nang wala kayong proof sa akin. Kay Bantag, ang daming nagme-message sa akin na ganito, ganyan ang ginawa niya. Hindi ko pwedeng i-disclose sa publiko yon dahil hindi naman ebidensya yung sinend nyo sa akin eh. Nor evidence itong ginagawa nitong si Maharlika. Hindi yon ebidensya. Yan ay chismis lamang. At ang chismis, hindi pwedeng maging basihan ng investigasyon ng ombudsman. Maharlika eh, di ba? Bonggang-bongga. So ito po, sabi nito, hi Ma'am Maharlika, sabi niya. Yan o, di ba? Meron po akong... Ayan na, yung nag-message sa kanya, yan na naman ang banat niya. Ako kaya, basahin ko kaya ang laman ng cellphone ko na mga mensahe mula sa publiko na alegasyon sa DSWD, sa iba't ibang mga departamento, kay Gerald Bantag, napakarami. Kaya nga ako, ang aking... Napansin nyo ngayon ang aking personal profile, naka-always busy? Kasi yung mga unimportant messages, hindi ko na masyadong binabasa, nilalike ko na lamang yan. Dahil ang dami kong pwedeng basahin at saka nagbabasa talaga ako ngayon ng mga balita at nanonood ako ng mga balita para maging keep updated ako sa mga issue. Itong ginagawa ni Maharlika, wala yung pagkakaiba kung gagawin ko dito. May nag-send sa akin o allegation, basahin ko lang. O, i-spread ko lamang sa publiko tapos hayaan ko na ang gobyerno. Hindi pa pwede yun, Maharlika. Ang ginagawa mo ay nakagugulo dito sa Pilipinas. Binibigyan mo ng sapantaha sa isipan ng mga tao ang mga bagay-bagay na wala ka naman talagang matibay na ebidensya. Katulad ng ginagawa mo ngayon dito, ikaw ay nagbabasa mula sa isang sender na hindi mo naman kayang pangalanan. Siyempre, kahit may pangalan yan, hindi mo yan papangalanan. Friend, na malapit sa mga operator ng matagal na rin po sa STL, di ba? Small time lottery, yung sa small line lottery. Hindi ko masyado na-review yung STL, but gusto ko lang bibigyan kayo ng information para naman maalarma itong manager ni Taning. Di ba? Taning ang tawag niya kay Tingking Pinoy. Kayo, yung iba sa inyo, tawag din kay Tingking Pinoy, Taning. Lalong-lalo na nung mainit pa ang palitan ng pagtatanggol sa pagitan nitong si Tingking Pinoy at kay Attorney Vic Rodriguez. Pinagtanggol ko si Attorney Vic Rodriguez but it appears na naging mali ako sa ginawa kong pagtatanggol noon dito. Okay, sige, tuloy tayo. Okay, nakaibigan ni Mrs. President. Nakaibigan ni Mrs. President. Nakita nyo na yung pinakamotibo niya? In-expose niya, kuno, ang isang korupsyon na nangyayari sa PCSO and after that, nirelate niya ito sa relasyon ng PCSO kay Tingking Pinoy. Kasi ang sinasabi, ito daw si Mel Robles, manager daw po ito ni Tingking Pinoy. Do not know kung totoo yun. Kung totoo man yun, walang problema. Basta wala silang ginagawang mali sa gobyerno. Tapos pagkatapos niyang i-relate si Tingking Pinoy na tinawag niyang Taning, nire-relate niya naman ito na kaibigan ni First Lady. Ano ang gusto mong sabihin? Maharlika, meron na namang say dito ang First Lady kaya hindi na naman magagalaw dito si Mel Robles. Kung merong ebidensya talaga, hindi mo naman kinakailangan pumunta dito eh. Kailangan lang meron talagang maipapakita sa ombudsman na ito ay nangyayari. Tanggalin na nga natin to si Maharlika. Ituturo ko na sa inyo ang dapat niyong malaman. Nailatag ko na eh. Yung dapat nating marinig dito kay Maharlika. Pinagbibintangan niya ngayon ang PCSO sa pangunguna ni Mel Robles na ito daw ay nagpapatara. Ibig sabihin, nagre-require ng 10 milyong piso para makapagbukas o prangkisa marahil yan ng STL, yung small time lottery. Yung mga nakikita po natin sa mga
sa mga tabing kalsada na mga patayaan, ano? Tapos may mga naglalakad na mga agent, nagpapataya bahay-bahay, ang tawag doon STL at legal 'yon. Sinasabi nito na bago kaya ta makapagpa-rehistro ng prangkisa, e tumatanggap daw po muna ng 10 milyong piso, another allegation, itong si Mel Robles mula naman sa allegation na naman itong si Maharlika na wala namang pinaghuhugutang ebidensya. Sinasabi niya, gawa ng paraan, kailangan ko palang ipadinig sa inyo kasi sinisisi niya na naman dito ang ating gobyerno. Papadinig ko lang sa inyo. Alala ko during the May 9, sinabi niya sa akin habang nagpa-party-party kami, oh, galing-galing talaga nila, di ba? Sabi niya, siyang gumawa nito lahat, chuchuchu. Eh, alam ko naman magkarugtong ang kanilang mga bituka. So, Mrs. President, first gentleman, parang awa niyo na, kung yung bumangon ng Pilipinas, ombudsman, kung gusto niyo bumangon, ito ang mga sinusumbong ng mga random people. Yun ang mahirap. Isinusumbong ng mga random people. Maharlika, I believe, dapat siguro magbasa ka ng kaunti. Hindi yung tismosa lamang ang datingan mo. Hindi ako abogado, pero unang-una, kabisado ko kung ano ang definition ng evidence. Basic yan sa mga criminology graduate at student. Sabi sa evidence, it is a means sanctioned by the rules of court in ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Fact, ano ba yung fact? Katotohanan. Kaparaanan daw na kinakailangang maipakita mo sa isang paglilitis na merong isang nagawa ang isang tao na dapat malaman dahil ito nga po ay katotohanan. Ano-ano ba ang uri ng evidence? Sabi sa evidence ni Attorney Harry Roque sa kanyang live streaming, merong apat na uri ito. Object evidence, physical evidence, object evidence, testimonial evidence, documentary evidence, at saka electronic evidence. Yung binabasa mo, it could be an electronic evidence dahil email yata yan o messenger o kung anumang appropriate communications meron ka. Telegram, Viber, o kung anuman yan. WhatsApp, kung anuman yan. Tapos kung sinasabi mo na merong 10 milyong piso na tara, dapat merong at least testimonial. Dapat merong documentary evidence na magsasabi, paper trail, yung pagdideposito ng bangko o kaya naman kung alam nila na mali yung maaari silang ma-detect doon sa paper trail, yung mismong surveillance na maaaring makuhanan na yung tao, katulad nung nangyari noon sa dating Pangulong Ehersito Estrada, di ba? Tumestigo yung isang eyewitness sabi na nakita niya na nagganon ang ating Pangulo at mayroong buhat na buhat yung isang tao na isang sakong pera di umano daw. O ganon, yung mga ebidensya na pwede mong ilatag, hindi yung nanggagaling lamang sa binabasa mo sa cellular phone mo. Tapos, i-call out mo ang presidente na parang walang ginagawa dahil kaibigan ng First Lady itong si Thinking Pinoy na happens to be, sabi nyo, manager niya si Mel Robles. Tapos ngayon, kino-call out mo din ang ombudsman para magsagawa ng investigasyon. Alam mo, Maharlika, merong tinatawag na motu proprio investigation. Alam mo ba ang ibig sabihin ng motu proprio investigations, Maharlika? Ibig sabihin nun, at the initiative of the agency, at their own initiative. Bakit nagkakaroon ng motu proprio investigations? Halimbawa, ito lang, halimbawa lang ito ha, sa isang ahensya, o PNP na lamang ang pag-usapan natin kasi dati akong pulis, meron akong moral ascendancy na ibigay ang halimbawa na ito. Nagpaputok ng baril ang pulis sa kalsada. O kaya, in the course of police operation, someone dies, seriously injured. O kaya, in the course of police operations, an evidence was tampered, destroyed, etc. Ang
Internal Affairs Service ay pwedeng mag-conduct ng motu proprio investigations. Kahit walang nagre-reklamo, pwede silang mag-imbestiga. Kasi yun yung nakasaad sa batas. E ang ombudsman, ganun din. Pwede silang magsagawa ng motu proprio investigations kung apparent doon sa isang public officer na lumalabag ito sa batas. Pero dito makikita mo, Maharlika, walang maliwanag na maling ginagawa si Mel Robles. Yung ginagawa mo sa harapan ng publiko is trial by publicity. Ang masakit. Nahuhusgahan ngayon kagad itong Mel Robles na itinalaga ng ating Pangulo diyan. Siyempre, pagkamali si Mel Robles, lalabas na may pagkakamali din si Pangulong Bongbong Marcos. Similar with Gerald Bantag. Si Gerald Bantag ay itinalaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakamali iyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminin nyo man yan o hindi, yun ang katotohanan. Kaya kung itong may kasalanan si Mel Robles at ginigisa mo sa harapan ng publiko, lalabas na pagkakamali yan ang ating Pangulo. At doon kami, ako, naiinis sa ginagawa mo, Maharlika. Kaya kita kino-call out palagi sa iyong mga pinopost dito sa Facebook. Ang mere allegation is not a sufficient way para po magsagawa ng investigasyon ang ombudsman. There should be a proper complaint that must be filed in their office, similar with the one made by Gregorio Katapang today, nang siya po ay nagsampa ng complaint for plunder dito kay Gerald Bantag, na itatouch natin mamaya kung meron tayong panahon. Ano? By the way, wala akong live streaming mamayang gabi kasi meron akong interview officially na sasalangan. At hindi ko naman nakakahiyang tanggihan kahit voluntary basis lang yon. Kaya bukas na tayo magkikita-kita mamayang gabi. After this, kung makakapag-live streaming pa ako, itatouch natin si Gerald Bantag. But going back sa ombudsman, inuulit ko, Maharlika, hindi mo pwedeng utusan ng ombudsman basta-basta lamang ng dahil lamang dyan sa sinasabi mo. Walang ebidensya. Ombudsman pa ang maghahanap ng ebidensya. Kung ang ombudsman ay mag-iimbestiga, dapat at least merong malinaw na pangyayaring krimen. Nasaan ang krimen? Wala. Mere allegations lamang yung sinasabi mo. Assuming, for the sake of arguments, lagi nating sinasabi, na merong korupsyon na 10 milyon piso involved for Tara, as you said it, sapat na ba yon para magsagawa ng investigasyon ang ating ombudsman? Hindi. Dapat kaakibat ng 10 milyon na kine-claim mo ang mga ebidensya like electronic, yung sinabi natin kanina, documentary, testimonial, at saka object evidence. Pag wala ka nun, hindi pa pwedeng magsimula. Pangangalapin mo ang ombudsman, hindi yun ganun kadali. Maharlika, pwede silang mangalap kung talagang apparent, ibig sabihin very clear, na mayroong paglabag itong si Mel Robles sa ating batas dito sa Pilipinas. Kasi ang 10 milyong piso, bagamat hindi yan amounting sa plunder, malaki pa rin po yan. At higit sa lahat, yan po ay either bribery or kung anuman na less crime ang pwedeng ikaso dito kay Mel Robles. Bakit? Ano ba yung bribery? Nabanggit ko. Ang bribery ay kaso na nakukomit ng isang public officer. Merong tatlong uri ng bribery dito sa Pilipinas. Ang tawag doon, indirect bribery, direct bribery, at saka qualified bribery, Maharlika. Yon ang maaaring maging kaso dito nitong si Mel Robles kung merong ebidensya. Pero hindi porkit tatlong uri ng bribery, lahat pwede mong isampa ka kay Mel Robles. Tandaan mo, isa lamang doon, sapat na. Yung sinasabi mo, 10 milyong piso, pero dapat may mga ebidensya. Pwedeng mag-fall yun sa bribery. Bakit? E ginagamit ni Mel Robles kung totoo ang sinasabi mo, di ba? Pero hindi nga totoo eh. Ano ba? I-explain ko na lamang sa inyo. Wag, kasi baka ma-misinterpret ako ng tao dito. Isipin, si Mel Robles may kasong bribery. Hindi. Ganito na lamang ituturo ko sa inyo. Ang bribery is a crime committed by public officer. Ano?
nasa revised penal code yan. Crime committed by public officer. Isa doon ang bribery. Ibig sabihin, in relation to his position for being a public officer, he accepts gifts or any other considerations para meron siyang gawin o hindi gawin na naaayon sa kanyang posisyon bilang isang public officer. Yung indirect bribery naman, hindi yung mismong tao kung hindi yung kanyang opisina. Like for example, inaakusahan mo si PCSO eh para ka raw makakuha ng anong tawag doon ng prangkisa, kailangan mo magbayad ng 10,000 piso dito sa PSO. O indirect bribery 'yon kasi hindi yung mismong tao kung hindi yung kanyang opisina ang sinusuhulan mo. Eh ano naman yung qualified bribery? Ang qualified bribery is particularly it is very specific in nature. Ito ay nakukumit lamang ng mga tao na pwedeng mag-aresto o pwedeng mag-prosecute sa isang tao na nakagawa ng isang krimen at hindi lamang ordinaryong krimen. Dapat ito ay may kaakibat na penalty na life imprisonment o kaya reklusyon perpetua. Kapag ka ang nanganabanggit na tao, hinayaan niyang makatakas, hinayaan niyang mapawalang sala, yung bungling, ang ibig sabihin ano, nagpabaya siya sa prosecution nung kaso, kaya na-acquit ngayon yung tao. Pwede silang ikaso, pwede silang sampahan ng qualified bribery. Pero, syempre, kailangan pa rin ng ebidensya. Sa bribery, laging merong suhol na tinatawag. Pera, konsiderasyon, at kung ano-ano. At yung nagsusuhol, ang tawag naman doon, corruption of public officer. Dalawang tao ang pwedeng makasuhan dyan. Maharlika. Yung nanunuhol ng 10,000,000 piso at yung tumatanggap ng suhol. Yung mga yon, wala ka, Maharlika. Lahat ng sinasabi mo dito ay katang-isip mo lamang. Okay? Kung ano nangyayari dyan sa PCSO. Sabi nito, sabi niya, hi ma'am Maharlika, meron pa akong friend na malapit sa operator na matagal na rin po sa STL. Mm. Ang tara daw po ni Robles, yung manager dyan. Ang tara daw po. Ito malinaw na merong isang concerned citizen na nag-send lang ng message sa kanya without proof and calling out now the president and the ombudsman. Maling-mali yung ginagawa ni Maharlika rito. Pina-trial by publicity niya itong si Mel Robles. Ang dami niya ng sinisirang tao. Mga reputasyon ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng ng kapatid ni First Lady. Si First Lady herself, si Mr. Michael Ma at iba pa, lalong-lalo na ang ating Pangulo. Ngayon naman, dinadamay niya rito yung Mel Robles ng PCSO. Hindi ko pinagtatanggol ngayon itong si Mel Robles direkta dahil hindi ko alam kung ano meron siya. Pero ang punto kasi natin dito, inappoint siya ng ating Pangulo eh. Kaya dapat i-expose natin na hindi po ganyan lamang ang pag-aakusa. Hindi mo dapat inaakusahan sa harapan ng publiko. Kasi ang publiko, hindi accusations ang iisipin nila eh. Ang mga manonood mo, Maharlika, hindi akusasyon ang iniisip. Sa kanila, guilty na kagad yung mga binabanggit mong tao. Nauunawaan mo ba yon? And again, libelous na naman yung ginagawa mo. Pero ang mahirap kasi, ang tapang mo dahil nandyan ka sa California. Hindi natin alam kung ano ang maaaring maging legal na remedyo sa mga ginagawa mo, Maharlika. Pero kung ako ang masusunod, I will exhaust all legal means. Nang sa ganon, masampahan ka ng kaso. Katulad ng ginawa ni Kiko Pangilinan sa'yo. Sinampahan ka ng kaso eh. Ang masakit lamang, parang natulog yung sinampang kaso ni Kiko Pangilinan. Bakit? Dahil malakas ka ba sa Duterte administration dati? Kaya hindi naggulong yung isinampang kaso sa'yo? E tingnan natin ngayon kung ano ang mangyayari dyan sa prosecution. Kung yun ba ay gugulong pa o hindi na. Iba yun, ha? Kaso ni Kiko Pangilinan yun. Ito naman, itong mga ginagawa mo ngayon, ibang kaso na naman ito. Pinapaliit po yung mundong ginagalawan mo, Maharlika eh. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, kung talagang mahal mo ang mga kapwa mo Pilipino, bago ka magsalita sa harapan ng publiko, dapat iniisip mo muna kung ito ba ay makakabuti talaga sa bansa o sa mga Pilipino. Hindi eh.
Ang ginagawa mo dito sa amin sa Pilipinas, pinagkakabahagi-bahagi mo ang mga tao. Sinisira mo ang ini-establish na pagkakaisa ng ating Pangulo. Ako, hindi nyo na sa akin madidinig ngayon ang salitang dilaw, kakampink, at saka DDS. Lagi na may kaakibat na anti-Marcos. Ha? Lahat ng mga anti-Marcos na DDS, anti-Marcos na pink, anti-Marcos na yellow, yon ang mga bibirahin ko rito. Kasi bakit? May mga dilaw ngayon na nasa gobyerno ng ating Pangulo. May mga pink na nasa gobyerno ng ating Pangulo. Usually, nagsama naman yung kakampink eh. Di ba? Kaya nga sila tinawag na, ano ba yon? Dilawan sa kapink. Ano ba yung pagkapinagsama yung dilaw sa kapink? O basta yun na yon, magkasama yung dalawa na yan nung nakaraang halalan. Tapos may mga DDS ngayon na nasa gobyerno. Isa-isahin nga natin kung sino yung mga DDS na nasa gobyerno. Ang ating national, o hindi na DDS, ang mga Duterte appointee, ang ating national security advisor ngayon, si Secretary Eduardo Anyo, Secretary of National Defense, Carlito Galvez, ang ating pinuno dyan po sa Zambales, si Secretary Delphine Lorenzana, ang anak ni Secretary Arthur Tugade na chief ngayon ng LTO at undersecretary ng DOTR, ang mga undersecretaries sa tulad ng sa Department of Education, sa Department of Budget and Management, napakarami nila kung iisa-isahin ko pa eh. Tapos may mga dilaw. Meaning, mga tol, walang kulay ang gobyerno ng ating Pangulo. Kaya huwag na tayong maging generalize, huwag natin i-generalize yung ating mga pag-criticize sa mga anti-Marcos. Dahil ang dilaw ngayon, hindi lahat kalaban ng gobyerno. Ang pink ngayon, hindi lahat kalaban ng gobyerno. Ang DDS ngayon, hindi lahat kalaban ng gobyerno. Only anti-Marcos with color yellow, pink, at saka DDS ang kalaban ng gobyerno. Sana linawin natin ngayon dyan ang ating mga sarili. At itong si Maharlika, hindi ko na alam kung anong kulay nito na anti-Marcos. Maraming rumors. Sinasabi dito kay Maharlika, ito daw po ay, hindi ko totoo, pero rumors nga eh, ito daw po ay nakatanggap ng bayad para daw po sirain ang kasalukuyang gobyerno. Totoo ba yon, Maharlika? Hindi kita inaakusahan, nagtatanong ako doon, Maharlika. Pero inuulit ko, kung gusto mo akong sampahan ng kaso, inuulit ko ang mga katagang ito. Ikaw ay isang sinungaling, boba, tanga, at nagpapakalat, naglulubid ng mga kasinungalingan sa harapan ng publiko. O, bago tayo matapos,